Nako, ito nga bang si Vic Manuel at itong si Alin Bulanati ay nalagay na sa trading block. Dahil mukhang hindi nagustuhan ng SMB yung ginawa nila na pagsali do sa ligang labas. Sigurado naman alam na ninyo na ang dalawang player na nabanggit ay kasama do sa namultahan dahil sa paglalaro ng ligang labas. Ito si Vic Manuel, pangalawang beses na to dahil nung nasa Alaska Aces ito, nangyari na yan na siya ay pinagmulta ng Alaska at nung nalipat sa San Miguel, nangako na hindi na raw maulit. Pero katulad nung kay Gio Halalon, iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Kaya ayun, naglaro sa ligang labas, nahuli ngayon, nagmulta. At mukhang hindi nagustuhan ng management yung ginawa ni Manuel. Samantala, ito naman si Alin Buranadi, kabago-bago pa lang daw sa San Miguel, ay hindi na sumusunod doon sa mga patakaran ng kanilang kumpanya at team. Para doon sa mga hindi pa nakakaalam, kaya pinagbabawal ng PBA yung ligang labas. Kasi syempre, yung mga players na yan ay merong kontrata para doon sa kanilang mother team. At syempre, binabayaran sila. Kung sakaling ma-injure sila doon sa ligang labas, ang laking problema niya syempre doon sa mga kumpanya dahil guaranteed yung kanilang sweldo. So, ang mamumblema dyan yung kumpanya at kung hihingi naman ang permiso yung player, walang problema. Ang problema kasi yung mga player hindi nagsasabi. So, sa ngayon, huwag na tayong magulat kung itong si Manuel at si Bulanadi ay malagay sa trading block. Dahil mukhang hindi rin nagustuhan ng management yung pagsuway nila doon sa utos, lalo na at mahigpit ang pasubalit ng mga management at ng SMC na hindi talaga po pwede yan. Kung ito si Bulanadi ay matitrade, malamang mapupunta yan sa, North, sa ibang koponan, hindi pwede sa Northport dahil dyan siya galing, malamang mapunta yan sa ibang koponan katulad ng Terra Firma para makakuha ng draft pick o di kaya ibang player ang SMB, malamang isa ring wingman. Samantala si Vic Manuel, gagamitin nila siguro yan pang trade para sa isang power forward. Pero tignan natin, baka magbago isip ng management at ibang player ang i-trade nila. Okay, ang report natin ngayon dito sa Barangay Ginebra ay mukhang sabihin na natin na namumroblema o may malaking desisyon na dapat gawin ng management. Alam na natin na yung number one pick ng Terra Firma, kahit kunin niya ng Terra Firma, eventually ibibigay yan sa SMC. Lahat ng fans alam yan. Ang tanong na lamang kasi ay kung saan dadalhin at kung aling team dahil ngayon, mukhang determinado pareho ang San Miguel at ang Barangay Ginebra na makuha yan. Kahit pa sino number 1 pick, kahit si Justin Baltasar o si Cedric Bearfield pa. Dahil kung titignan ninyo ang lineup ng San Miguel at Ginebra, pareho sila ng pangangailangan. Kailangan nila ng point guard dahil ito si Chris Rosas at L.A. Tenorio. Matanda na at sa tingin ng karamihan baka hindi na yan magtagal dyan. Eventually at some point magre-retiro yan. At pagdating naman doon sa big men, ito si Japheth Aguilar, nakita natin nagiging injury prone na at actually pati ito si Junmar Fajardo sa panig ng San Miguel Beer. So naghahanap sila pareho ng isang big man at ng isang point guard. At mapupunuan yan either nito si Justin Baltasar o si Cedric Bearfield. Ang tanong na lang ay kung kanino ibibigay yung pick ng Terra Firma. Totoo na dyan pa yung draft pick ng Northport kaya lang pang number 5 na yon. Sigurado na ito si Bearfield at si Baltasar, kung mag-a-apply yan doon sa draft, sigurado top 3 yan. Kaya hindi na nila yan makukuha. At ang tanong ngayon, paano ang gagawin ni Francis Chua dito? Maliwanag naman na gusto ni Coach Tim ko na makakuha ng isa pang big man o kaya isa pang point guard. Dahil kahit bumalik itong si L.A. Tenorio, itong si Stanley Pringle, inconsistent na laro. Maraming mga fans hindi matatanggap yan, pero yun ang totoo. Nakikita natin doon sa mga games. At ito rin sa San Miguel, ganun din naman. Si Chris Ross, ang Dallas ngayon ay hindi na naka-i-score. Yung playoff Ross mukhang wala na rin. So ito ngayon ang kailangan pag-isipang mabuti ng Barangay Ginebra Management pagdating sa mga araw na darating. Kung mawawala itong si Maverick Ahanmisi dito sa Converge dahil siya ay unrestricted free agent, ang isang pwedeng kunin ng Converge ay itong si Paul Lee. Dahil kung pag-uusapan natin ay yung puntos, abay kayang-kayang tapatan ni Paul Lee yung ginagawa ni Maverick. Actually, yung stand ng paglaro nila pagdating sa scoring, halos pareho lang. Mga shooting guard yan na pwedeng mag-point guard at kayang bumusto ng sunod-sunod. Ibig sabihin, kung ito si Maverick, yan ang go-to player ng Converge kapag kinakailangan ng basket, abay kayang-kayang punuan ni Paul Lee. Ang tanong na lamang, sino kayang player sa Converge ang pwede nilang i-offer para dito kay Paul Lee? Dati kasi ang usapan daw dyan, ito si Paul Lee for Abu Tratter. Pero nangyari nga, tindrade na ng Converge ito si Tratter at ito si Morel dito sa Magnolia para nga doon kay Adrian Wong at doon sa 10th pick ng first round. So, ang tanong, meron pa bang may offer
itong fiber excess dito sa Magnolia. Siyempre, kung pag-uusapan natin yung mga pinakamalalaking players ng Converge na dyan, of course, si Justin Arana, pero obviously naman, hindi yan ititrade ng Converge kahit kanino pa dahil yan ang kanilang big man at ang gusto nga nila ay itambal yan kay Justin Baltazar. Posible kaya na ito si Jerome Teng ang matrade dito sa Magnolia para dito kay Paul Lee. Si Jerome Teng, of course, alam natin kung anong kaya niyang gawin. At yung laro niya small forward, pwedeng maging fit yan sa Magnolia. Pero ang tanong na lang ay kung interesado ang Magnolia na makuha ang serbisyo nito. Sa ngayon kasi meron ng small forward ng Magnolia na very powerful din. Si Calvin Abueva na andyan naman. Pero ang tanong kung ito bang si Paul Lee ay willing ang Magnolia na ibigay. Kasi lately mukhang healthy ito si Paul Lee, so baka hindi na nila pakawalan yan. Pero siguro magdedepende rin kung ano ang pwedeng i-offer ng Converge para sa nabanggit na player. So tignan natin magiging takbo ng negosasyon dito. Hindi lang naman San Miguel, Ginebra at TNT ang naghahanda para dito sa darating na season kung hindi pati na Meralco Bolts. At hindi man sila madalas naririnig sa balita, pero mukhang gusto ng Meralco na palakasin yung kanilang lineup. At ang tanong na lang ay kung anong revamp ang mangyayari dyan. Siyempre narinig yun na yung sinabi ni Coach Norman Black na ang gusto nilang makuha ay isang big man. Of course, alam na natin yan dahil naghahanap daw sila ng isang pwedeng itandem dito kay Raymond Almasan. So, unang-una, si Raymond Almasan hindi ititrade yan ng Meralco. Ang magiging tanong na lang ay kung sino pang big man ang pwede nilang makuha kasi medyo mababa ang pwesto ng Meralco dito sa darating na draft. Depende doon sa magiging ranking ng PBA, either number 7 or number 8 o number 9 itong Meralco. So by that time siguro baka wala ng big man dahil syempre yan ang uunahin itong Rain or Shine, Terra Firma, Blackwater, Northport, and Lex. Unless magkaroon ng trade pagkatapos ng draft. Tsaka syempre yung ibang teams hindi naman siguro basta mamimigay ng mga big man yan unless solid yung player na pwedeng makuha. Kung sa big man man medyo hirap ang Meralco na makakuha dahil very much in demand sila, pagdating naman doon sa mga wing players at guards, maraming option dyan syempre sa PBA draft maski na sa free agency. Ang tanong sino kaya sa Magnolia sa Meralco ang pwedeng mawala? Maraming nagsasabi hindi raw consistent ito si Alin Maliksi, pero ang tanong meron pa silang makukuha sa draft na kasing husay nito dado na pagdating ng playoffs at kinakailangan nila ng puntos. Siguro magkahanap din sila ng isa pang guard na pwedeng pang-backup dito kay Aaron Black dahil si Chris Newsom ang position niyan talaga ay sa shooting, samantala si Aaron Black ay sa point guard. Tignan muna natin kung anong gagawin nila, pati na dito kay Mac Bello, na hanggang sa ngayon hindi pa natin alam kung saan talaga pupunta. At ang maliwanag dito, maraming pagbabago na mangyayari sa Meralco. Shout out kay Michael D, Rico Olarte, Andrew Anyosa, JJ Sibum, Admon De Guzman, Zafi Webesano, Edia Garcia, Eduardo Garcia, Noel Corpus, Girly Baduria at Princess Yumi Corpus. Binabati din natin si Joseph Pineda, John Patrick Abrea, Carlito Bolima, Dalina at RG Bueno Family, Baliete at Myron Almosa Family, si Ariel, Luvel, Kimi Ruth at Angelica R. Ludaso. Nagpapabati din si Jonel Alagon at si Lino Valles Family, si Adrian Caringal at ang Marshall Family, si Nicole, Jasmine, Ate Marie, Jack, Mayumi, Ate Chuchay, Kuya Ian, Bunog at Baby Chantel, Katsakino Dukusin, ang Reden Lansang Family, si Elena, Laila, Bonbon, at si Enrico at Presi Angsioko. Nagpapabati din ang ating taga-subaybay na si Edwin Carmona Jr., ang Tagle at Santillana Family, sila Oji, Gio, Gia at Len, Dion Mercado, si Brian Andres, at pati na ang ating taga-subaybay na sila Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, si Ronald Berbosidad, Enju, si Judy at ang kanyang asawang si Edwina at mga anak na sila Carl, Jaira, Jonah at China, ang Ireneo Salangsang Family, ang Rosales Espejo at Joshua Giray Family, si John Bosco Parish ng Tondo, si John Mark Cantos, Donel Santiago, Jason Mendoza, Dexter Domer, si Quintos Lucanas, at ang iba pa nating taga-subaybay.